Sa atin pong unang kaso, magkakaroon po tayo ng follow-up idol. Kung saan, kung maaalala nyo po mga kapatid, marami pong netizens ang nagtag sa Rafi Tufo in Action Facebook page po nito dahil po sa viral po na may YouTube title po ito idol na PWD na pinagtripan ng tricycle driver inaksyonan ni idol. Oh, malala ko yan. Yung hinaharas ng tricycle driver na isang PWD sa Cagayan City, Isabela. Yes. Tulad ng ginagawa natin, pinupuntahan natin yung lugar na pinangyarihan para mag-imbestiga. Tama? Yes, opo. Continue. And idol, marami akong natuklasan po sa case po na ito kung saan napataas talaga idol yung kilay ko at na high blood talaga ako. Huwag ka naman high blood. Kanyang ka na high blood? Sa tricycle driver? Dahil meron ka na discovering salbahe talaga sa tricycle driver? Or sa PWD? Ako, idol, ayoko sana sabihin kasi baka mag-init lalo ang ulo niya to, sir. Kung matatandaan niyo po, kasi ako matatanda ako, nagpadala po kami ng reporter doon kay Jam para i-set up yung ibibigay pong tulong namin doon sa PWD para hindi na siya mamalimos. Nangako po ako na ipagagamot po yung mother niya na sinabi niya po ay merong cancer. Tatandaan ko yon. Yes po. And on top of that, bibigyan natin siya ng kabuhayan nang sa ganyan hindi na siya mamamalimos. In fact, ang bala ko nga, bibigyan siya ng worth 50,000 pesos na cash na mabibili niya para doon sa mga goods na ilalagay niya sa kanyang tindahan. And I told Jam na magpatayo ng struktura na kung saan doon niya ilalagay yung kanyang mga paninda. Yes. Nangyari ba yon? Alamin po natin. Okay. Jam, magandang hapon. Magandang hapon po, Idol. Okay. So, ano ang latest dyan ngayon? Oh, Sir Sammy, magandang hapon, Sir Sammy. Magandang hapon po, Sir Idol. Okay. Jam, anong latest dyan? Sir, actually, no, pagdarating natin dito sa Cagayan City, ay inumpisan agad natin yung pag-contract ng kanyang tindahan. At tayo rin po ay nag-imbestiga. Ngayon lang po, Idol Rafi, no, marami po tayong nakausap ng mga tao, iba't ibang klase. Meron po sa palengke, meron po sa barangay, at iba't ibang tao na rin. At Idol, ang natuklasan po natin talaga ay meron daw pong kalokohan na ginagawa itong si Sir Sam. Sino may kalokohan? Si Sir Sam po. Oh. Okay. Anong kalokohan daw ni Sir Sammy? Okay. Idol, nagtanong tayo sa palengke, no, meron doon nagtitinda ng football. At nabanggit niya, hindi niya kabiruan itong si Sammy. Ang nangyari nga, kung ang tumutulong dito. Pero kapag siya ay napapalapit, pagbibili ng fishball at ibibigay sa kanya, eh, hinahawakan daw yung ari niya. So, itong nagtitinda ng fishball, dun sa lugar, sa Cagayan, kakilala ito ni Sir Sammy. Yes, okay. Po. Binibigyan niya ng paninda si Sir Sammy. Binibigyan si Sir Sammy ng fishball? Yes po, sir. Pag nabili po si Sammy ng fishball. Ah, bumibili. Okay. Yes, po, lalaki ba itong nagtitinda ng fishball? Lalaki po siya, itong nagtitinda. Okay, so pag bumibili ng fishball itong si Sir Sammy, anong ginagawa ni Sir Sammy sa fishball vendor? Pag iaabot na daw po sir yung binili, eh bigla daw mga hawak daw po sa ari niya. Oh. Okay, bigyan ni pagkakataon para sagutin ni Sir Sammy. Sir Sammy. Yes po, po sir. Hindi po po siya yun, sir. Siguro, kukad lang sila din po. Hindi totoo. Sila po kasi magkakasama din po. Tapos bakit po kami nung nagtitisbol. Okay, sige, hindi totoo. Jam, wala kasi dyan yung fishball vendor. So... Opo. Sir, actually, marami po tayong nakausap. Mayroon din po na nagtitinda po doon ng sibuyas. Okay. Ano sabi na titinda ng sibuyas? Isa-isa lang, may inang kalaban. Ano sinabi na titinda ng sibuyas? Ang sabi niya po, sir, ay kaya daw po hindi daw siya nakakabenta dahil sa boyfriend niya, isusunta daw po sa Sam. Yun po ang banggit daw sa kanya. At masakit daw po magsalita itong si Sam. Okay. Si Sir Sammy, pinagsasalitaan siya ng masakit. Yes po. Oh. Okay. Ito po yung ginagawa kasi namin everyday rito. Nagdi-dispatch kami ng reporter tuwing merong mga kasong like this para alamin kung ano talaga ang katotohanan. Sapagkat right after na ma-upload yung video, marami din mga taong nagsabi, paimbestigahan nyo yan. From Cagayan. Kasi may kalokohan din talaga yan. Di ako naniniwala. Sabi ko, until touch time na magsasalita yung reporter natin. Ito na nga. Meron nagsabi na mabait daw si tricycle driver, kawawa naman. So I said, para maging fair, papuntahin natin itong si Jam. Okay, Jam. Okay po, sir. Ano yung titinda ng sibuyas? Sir, yun, titinda po ng sibuyas. Ang banggit po sa atin ay lagi niya po nakakaaway itong si Sammy dahil si Sammy ay lagi po siyang inaasar at sinasabihan daw po na hindi siya nakakabenta dahil sa kanyang boyfriend at sinusunta daw sa ni Sammy na ganun po, sir. Okay.
I see. So, parang nangasar. Alright. Yes po. Okay, sige. Mamaya kausapin ko sa amin. Sibuyas. O, meron pa ba? Fishball? Sir, meron pa. Sibuyas. Actually, ito po, madugat po ito eh. Kasi sa pag-imbestiga po natin, no? Pumunta po tayo sa isang hotel po, sir. Hotel. Okay. Anong nangyari dyan sa hotel? Pagpunta po natin sa hotel, sir, ay may nakaisa po tayong cashier. At naikwento niya po sa atin ng... Sir, pagdating po natin ng hotel, ay may nakausap po tayo na isang cashier. At nabanggit niya po sa atin... na itong si Sammy ay merong kasamang binata at nag-check-in daw po sila doon na CO. Okay, so itong si Sir Sammy nag-check-in sa isang hotel na may kasamang binata. Ilang taon yung binata? Ang bagay po sir, yung cashier ay around 18 years old dahil bata pa po yung mukha eh, binata daw po. Okay. At nagagalit daw si sir kasi bakit di daw sila papapasok at may mga hotel daw po pinapapasok po sila at nakita daw po yung kanyang pera. So ang ginawa ko ng kasi ito, nagbigyan dahil siyempre guest po. So nag-check-in siya ng boylet na 18 years old, ayaw sana siyang payagan pero nagreklamo siya. Bakit sa ibang hotel pinapayagan siya, sa kanila hindi? Anong ginawa ng hotel sa in the end? Sir, pinagbigyan po nila itong si Sammy. At nakapag-check-in po sila. 2 hours lang daw po, actually, sir. Short time. Oh. Okay. Sige. Ano pa? So, fishball, sibuyas, hotel, cashier. Opo. Meron pa? Wala na? Meron pa, sir. Ang banggit po din doon ay siya daw po ay may bisyo, naninigarilyo, may alak, umiinom, at nagsusugal din daw, sir. At gumagamit ng solvent. Solvent? Oh, no! Yes po. Alak, inom, sugal. Anong klaseng sugal? Sir, Cara Cruz. Cara, oh man, Cara Cruz. Okay, I hope ito nang last. Meron pa ba, wala na? Sir, meron pa po. Oh my God! Okay. Sir, ulo mo eh. Sige, sige, na rin. Bendo ng fishball, bendo ng sibuyas, cashier sa hotel, tapos concerned citizen. Ano pa itong isa? Sir, ang isa po ay galing po tayo sa barangay po mismo ni Sammy para makumpirma natin kung may record ba sa barangay. Ano pangalan ng barangay? Barangay District 3 po, Kawayan City. Barangay District 3? Yes po. District 3, okay. Sige. Anong sabi sa barangay District 3? Nakausap po natin sir si Kagawad at nabanggit po niya. Anong pangalan ni Kagawad? Ang pangalan po ni Kagawad ay Danhil Damatan. Ah, ito, Danhil Damatan. Okay, ano sabi ni Kagawad, yes. Danhil Damatan? Okay po, nito pong lockdown sir around June or July ay si Sammy daw po ay nanguha ng wallet at kinuha yung pera sa loob po ng wallet sir at meron pong komplena. Ibig sabihin, nagnakaw. Ba't mo pa pinaganda yes, ng uha? Nagnakaw. Okay. Yes po, nagnakaw. Oh man, parang hindi ko ata kaya ito. Sabi ko sa iyo, init ulo mo. Okay, at may complainan. Meron pa po, sir. Ah, meron pa? Oh. Yes po. Oh, ano pa? Ang banggit po sa akin ni Chairman ay talaga daw marami itong nakakaaway. At dahil sa mga kapitbahay din po, chismis. Nakakaaway din po. Chismis? Chismoso yes, ito? Po. Si Sir Sammy? Opo, nakakaaway niyo yung mga kapitbahay niya din daw, sir. Okay, I hope yan ang last. Meron pa ba o last na yan? Actually, sir, lahat po na nakausap natin sa palengke. Meron din po, store owner. Store owner. Okay, ano naman tong store owner? Ito po sir, dahil po si Sir Sammy, nandun po rin siya sa tapat ng kanyang pwesto, kumbaga nagmamagandang loob siya na baka pwede naman na sa ibang pwesto siya kasi hindi na siya kumikita. Ngayon, ang dami na daw pong sinabi ni Sir Sammy sa kanya na hindi magaganda. Matabil daw po ang dila nito ni Sir Sammy. Okay, so itong store owner, nakaharang tong si Sir Sammy sa kanyang tindahan para hindi magambala yung mga customer, ni-request niya lumipat sa pwesto. Nagalit tong si Sir Sammy. Salip na yes, makiusap. Sana yan na lang. Meron pa ba? Wala na. Yun na po sir, lahat po. Okay. Okay, sige. Kausapin natin si Sir Sammy. Okay po. Maglagay ka na ng face mask para pareho kayong protektado. Opo, sir. Sir Sammy, sabi mo yung fishball, kapitbahay mo, gumagawa-gawa lang ng istorya. Paano naman po yung tindero ng sibuyas na ganun din po ang mga sinabi-sabi sa inyo? Okay, lakto na natin lahat yun, sir. Doon na lang po tayo sa... Ikaw rin po, sir, ay umiinom ng alak at nagkakara-i-cruise. Papaliwanag po pala, sir, ang mga toto. Sige po. Yung ba may sibuyas po, sir, isa rin po yung mga kaduran ko, sir. Sila din po yung nag-ano. At saka dun po sa may hotel,
yung nag-attend pa kami nun, nagkataon pa na ang bulan mo dun. Galing pa ba ako sa ibang lugar nun, kaya nag-attend pa kami, sir. Okay. Sino kasama mong 18 anyos? Yung kakilala ko po, tricycle driver, sir. Tricycle driver? Kung gabi po kami siya dun. Okay. Kaya po yung wallet po, kaya hindi okay, ko pa sandali, sandali lang, okay. Tricycle driver yon, yung 18 years old. Chinek in mo short okay. Time. Okay. Ano yon? Nagpahinga lang kayo? Hindi po, yung time na po kasi, sir, panggabi po siya. Tapos yun, abangan mo nga ako, sabi ko po sa ano. Okay, sir, nagpahinga lang kayo. Wala akong problema doon, sir. Hindi kita babawalan kung sinong gusto mong i-check in sa isang motel as long as wag minor de edad. In this case, 18 years old pala. So, nasa tamang edad na yan. Pero sir, sabi mo, pagod, wag ka na magpaluso, sir. Okay na sa akin yun. Hindi na kita pipigilan kasi 18 years old. Short time. Now, yung sugal, Caray Cruz, Para Cruz po, sir, hindi pa ako nagpa-Cara Cruz. Nandun po ako para maghintay ng mga nananalo, sir. Nag-aantay ka lang? Hindi ko nga po alam kung bakit sila nagagawa sa akin yung mga paninira na hindi naman po. Okay. So, nandun ka sa nagsusugal, nanunod ka lamang at kung sinong manalo doon, nanlilimos ka? Opo, naghintay po ako sinong manalo, sir. Okay, sige. Tsaka yung wallet po, sir. Sandali lang. Eh, yung inom ng alak po, Sir Sammy. Pareho po siya, pag may patay lang po siya. Pag may patay. Pag walang patay, pag puro buhay, walang alak. Tsaka yung nagiinom po, wala po. Okay, hindi sige. Po ba uminom, sir? Ah, sige. Now, tsaka po, gusto ko pong paliwanag, sir. Ah, sige pa, yung wallet. Yung wallet po, ganito po ang tanto ng wallet, sir. Ano ang pa? Ang karasalit nga po ng loob budod dahil ano, yung time na po nung nagsimba po siya. Oh. Ngayon, umihi po ako doon na may ano. Pero hindi ko po, naiwan niya pa yung wallet yan. Ano pa? Hindi ko pa sinakaw. Tapos, mali ko po na ano, bumalik po siya mga 3 oras na po kasi, sir. So, sandali po, sir. Hindi mo ninakaw yung wallet. So, ba't napunta sa'yo yung wallet? Hindi ko po ninakaw, sir. Eko, napulot ko po yun, sir. Napulot mo? Opo, kasi pag nanakaw yung nasalita po kasi, sir, nilalapitan mo yung tao para mag-hindi po, naiwan niya po yun, sir. Hindi ko na po alam. Entry naman niya po bumalik okay. Na mag-anap. Ah, sige, hindi mo ninakaw, naiwan. Promise, sir, hindi po ninakaw yun. Sige po. Eh, yung pong may-ari ng tindahan na doon kayo dati naglilimos, naharangan nyo po yung tindahan niya at hindi na ho nakapasok yung customer nung pinakiusapan ka, nanggagalaiti ka raw at nagsasalita ka kung ano. Paano naman po yun, sir? Siya nagtotoo po kasi yan. Yung nanay ko po nung magaling po siya, siya po yung pagtanggol ko dahil siya po nakakalam ko ang totoo, sir. Totoo po, marami po nakakasagutan kasi sa bahay po namin. Kasi sila din naman po yung ano, kung ano ang mga ginagawang istorya. Siyempre po, sasagutin ko lang po naman yung mga sila. Kaya sabi nilang hindi maganda, ganun po. Okay, sige po. Sir, isa na lamang. Solvent, paano po ito? Bumibili ka ng solvent at sinisingot niyo po raw? Ay, hindi po. Gamit, hindi po totoo. Marami po na mga chismoso, hindi naman po totoo. Lahat po ito gawa-gawa? Alam po ng Diyos, sir. Hindi ko po pan, ginagawa yung solvent po. Hindi kayo nag-solvent? Hindi po. Okay, sige po. At saka po, sir, aminado po ako minsan naninigarigyo, pero pag libangan lang po, sir, hindi naman yung... Kaya palaging mag-aapon. Siyang detek, ganun lang po. Sigarilyo. Atensya na po. Bilang libangan. Okay. Jam, isa na lang. Nakausap mo ba yung security guard? Nakita sa video nung nag-viral na umaawat? Anong say nung security guard? Sir, opo. Ang banggit po sa atin ng security guard, ang nakita niya na lang daw po ay yung sinisipa-sipa po yung likod po ni Sir Sammy, yung kung saan po siya nakasandal. Hindi po si Sir Sammy yung nakita po niya na sinasaktan. Ah, so ang sinisipa yung likuran? Tinamaan ba yung likod ni Sir Sammy? Hindi po, sir. Ano yung sinisipa ng tricycle driver? Yung ano po, yung pinagsasara po dun sa mga store. Yung likuran po niya, sir, ay bakal po yun, sir, bakal. Ah, so hindi tinatamaan si Sir Sammy, ang tinatamaan yung bakal? Opo. Okay. Inamin naman ni Sir Sammy na itong tricycle driver ay tumutulong sa kanya na para siya ihatid sundo sa bahay. Kaibigan niya ito hanggang sa napikon na lang. Okay. Nasaan yung tricycle driver? Sir, ngayon yung tricycle driver ay hindi po natin kasama pero maaari po natin siyang matawagan ngayon. Okay, sige. Sir Sammy, pwede ako magsalita? Opo. Okay. Wag niyo po kasing gamitin ang pagiging PWD para kayo po magkaroon ng lisensya upang mangharas na po ng tao. Number one po yan. Kasi alam nyo na hindi kayo papatulan sapagkat kayo PWD, maaring yun ang dahilan, yun ang nag-udyok sa inyo para gawin yung gusto nyo.
Okay? To the extent na nasasaktan nyo na po yung ibang tao. Kasi iniisip nyo, pagbibigyan kayo. Kasi yun naman talagang sinabi ko sa unang interview ko sa inyo, na dapat kayong mga tulad natin na kumpleto sa katawan at walang problema, pag merong isang PWD dyan na galit, nagsisigaw, huwag patulan, alisan na lang. Hanggang ngayon, yun pa rin ang stand ko. Pero sir, ikaw dapat na alam mo PWD ka, huwag mo naman pagsamantalahan yung iyong sitwasyon upang ikaw po ay makapangharas. Pangalawa sir, yung bang nanlilimos ka para lamang meron pang tusto sa iyong bisyo? Sabi mo yung nanay mo may cancer. Jam, kumusta yung nanay niya pala? Sir, actually, pinuntahan po natin yung nanay. Ayaw po na magpagamot. Talaga pong sumasagot po sa atin na ayaw po nga magpagamot. Alis na kayo rito. Gumaganan po talaga sa atin, sir. Ah, pinapalayas ka pa nung nanay? Yes po. May kuha po tayo nun, sir, na talaga pinapaalis po talaga kami. Sir, ayaw po magpagamot. Eh, may pinagmanahan. Opo. Wala pala sakit na cancer yung nanay? Wala po, sir. Wala po. Ang sabi lang po niya, dahil daw po na-depress. Kaya daw po, depressed nandun lang po. Okay. Oh. Sir Julius. Po, Sir Idol. Apo, kami sir ay nagpa-imbestiga na. May reporter po kami ngayon dyan, si Jam. At marami po kami na-discovery sa aming pag-imbestiga na talagang may problema ho pala talaga itong si Sir Sammy. Apo, Idol. At kayo raw po ay nagmamagandang loob lang kung tutusin. At inabuso niya yung pagmamagandang loob. At marami pa mga tao na nagpapatunay na hindi raw magandang ugali nito. Apo, Idol. At dyan po sa barangay, nagkaayos na lang pala kayo na hindi siya sasampa ng kaso. Pero pag sumampa siya ng kaso, hindi naman kami tutulong dahil alam na this. Ano pong reaksyon niyo, Sir Julius? Sir Idol, ang una pong concern po kasi sa pag-aayos po namin, magbabayad po ako ng 20,000 sa kanya. 20,000 sa kanya? Opo, Idol. Sino pong nagsabi so, magbayad ka ng 20,000? Sa kasunduan po yun na bilang top-atras niya po ng kaso sa akin, Idol, magpapalit po ako ng 20,000, Idol. Hindi. Natawagan ko yung barangay chairman ninyo. Hindi. Tablado. Sandali lang po, Sir Julius. Sino naghingi ng 20,000? Sino nagbigay ng ganong amount na 20,000? Saan ang galing yung amount na yon? Kay Sammy po, Idol. Para po ma-atras ko ang kasi niya sa akin, Idol, kailangan ko pong magbayad ng 20,000 po. O nga, tama ka. Huwag mo yun ang ulo ko. Hindi mainit ang ulo ko. Malamig ang ulo ko. Pinakamalamig sa lahat na malamig. Wala nang lalamig pa. Sir Sammy, 20,000. Saan ang galing amount na yun? Ba't mo naisip sa dinamidaming amount? 20,000 pag gusto mo hingin. At alam mo naman, nabibigyan pa kita ng 50,000 sana. So 50 plus 20, 70. Wow, ang daming solvent nun. Ang daming alak nun. Ang daming Karay Cruz. Bankero na siya. Siya ni magbabangka ng Karay Cruz. Sir Sammy, 20 mil ang hinihingi mo kay Sir Julius. O. 20,000 hinihingi mo para hindi mo na siya kakasuhan. Po, kasi mga PWD, hindi pa nag-ano sa akin ng ganyan, sir. Ah, may nagsusul sa'yo na taga-PWD? Hindi po, parang nag-usap-usap na ako, may kung ano po yun. Sir, sasabihan ko sila na huwag kasi hindi na kita tutulungan, sir. Kung gusto mo magkaso, tuloy mo yung kaso, sir. Ganito po sila mangyari, sir Sammy. Kapag kinasuhan mo si Sir Julius, babaliktad nga ng mundo sa iyo. Si Sir Julius nang bibigyan ko ng abogado para siguraduhin ko hindi siya makukulong. Nagets mo? Ang kakampihan ko na ngayon, base sa mga nakuha na namin impormasyon, si Sir Julius. Sir Julius, huwag mo ibigay 20,000 kapag itinuloy niya yung kaso sa korte, tatayuan kita, ako magpa-finance ng legal battle mo. Opo, Idol. Maraming salamat po. Wala nga naman. Sandali po, ha? Nasa linya telepono si Chairman Victor D. Jr., Barangay San Fermin, Kawayan Isabela. Chairman Victor, sir, magandang hapon. Opo. Nabaliktad ng di oras yung pobre. So, opo. Ito pala, ang balak lang ni Sir Sammy, gamitin kami at para kumita ng malaking salapi. Humihingi pala siya ng 20,000 dito kay Sir Julius. Opo, Idol. Actually, ang naging ano po niyan talaga is yun nga, dahil ang pagkakaalam nga po natin lahat is yun nga po, magkakaroon sila ng maliit na negosyo at yung may sakit nga po yung nanay. Kaya parang napagkasunduan din po ng dalawang panig nga po yung 20,000 na actually parang kumbaga pakonsuelo na yun dahil nga po talagang umaamin din si Julius na napagbuhatan nga po niya ng kahit yung konatamaan din po niya ng konti. Okay. Kasi ito po, Chairman, una,
Ito pa lang si Sir Sammy, nagsusugal, Karay Cruz, umiinom ng alak, nagsusolvent, nagnakaw pala ito ng wallet, tapos marami po dyan sa palengke na nagsasabing masamang ugali, nangihipo pa ito ng ibang vendor, nag-check-in pa ito ng boylet sa hotel, etc., etc., on and on and on, complaints, pagkababa. And then, alam naman niya, sir, na bibigyan ko pa sana siya ng pera, so on top of doon sa pera ibibigay ko sa kanya, naniningil pa siya ng 20. So para bang, sir, ginamit niya po kami, pati ho kayo, gusto niyang gamitin. Para bang labis-labis na po itong ginagawa ni Sir Sammy para sa akin. So ang bala ko sana, Chairman, kung mamarapati ninyo, hindi na po namin tututulungan. So kung siya po ay magdidemanda dahil walang pambigay itong si Sir Julius ng 20,000, tatayuan ko na lang po si Sir Julius bilang magbibigay ako ng abogado kay Sir Julius. Pero sa kabilang banda, ang nakikita ko na lang po siguro ang tulong dito kay Sir Sammy is i-refer siya doon sa Isabella Foundation of Persons with Disability. Kung matatanda niyo po, Chairman Victor, willing naman po tumulong daw yung foundation. Opo, opo. Yung nagpunta po noon, opo. Opo, Chairman. So yun na lang po siguro, Chairman. So paano yun, Chairman? Dahil hindi na po magbibigay si Sir Julius, wala naman siyang pambigay ng 20,000, magbibigay po kayo ng certificate of file action o pag-ayusin na lang po sila? Sir, mag-usap-usap na lang siguro po ulit kami kung paano po pinakamagandang ano po nila, kung talagang alam ko, nakikita naman po natin na talagang may pagkakamali, manakay din ang pagkakamali ni Sir Sammy. So siguro po, pag pinakamaganda yung wag na lang po nila siguro diinin bawat isa. Hindi ayaw po ba, parang dalang po ang nakikita kung ano po. Napakaganda po, Chairman. Napakaganda. Maganda po yung suggestion nyo. Sige po, Chairman. Opo. Ibabalik ko po sila sa inyo para i-review nyo ulit yung mga reklamong nakarating sa amin against Sir Sammy or yung mga balibalita against Sir Sammy. And then kapag na-validate nyo po talaga ang totoo, bahala na po kay Chairman, Sir. Okay po, Idol. Salamat po, Chairman. Mabuhay po kayo, Chairman Victor. God bless po. Okay, thank you po. Magandang hapon din po. Thank you po. Jam? Okay, ganito ang mangyayari. Hindi na siya naglilimos for so many days kasi gumagawa tayo ng construction ng tindahan niya. And then, natigil yung kanyang, yung kanyang paglilimos because of us. Because we're trying to help him. Magkano ba yung kinikita mo sa panlilimos, Sir Sammy, kada araw? Magkano pong kinikita mo, sir, kada araw sa panlilimos? 300 po. 300. Jam, ilang araw na siya hindi nakapagpalimos ng dahil sa atin? 2 weeks po. 2 weeks? 14 days? Yes po. Okay. Kasama nito ngayong araw na ito? Opo. Okay, so bigyan mo siya ng 300 times 14 and that's it. Kasi kailangan na talaga natin siya bayaran because natigil yung kanyang panlilimos. So ibibigyan natin yon. 300 pesos magkano? So bigyan mo siya ng 4,200 pesos. Okay? Yun yung nawala sa kanya habang nandyan tayo nag-iimbestiga. Mr. Jonathan Galutera, magandang hapon. Magandang hapon po. Sir, i-refer na lang po namin ito sa inyo, itong si Sir Sammy. Kilala niyo po siya, di ba? Nag-usap tayo last time. Yes, sir. Opo, opo. Marami po kami na-discover na hindi po kaya-aya. So, yes, po. It's not fair na tutulungan po namin siya samantalang siya naman po pala ang nang-aglabyado ng kapwa. Yes, Idol. So, kayo na lang po bahala, sir, tumulong sa kanya kung ano po pwede niyo maitulong sa kanya. Ako po magbibigay 4,200 kasi sabi niya po 300 pesos daw ang kinikita niya sa limos, panlilimos everyday. So, ito times 2 weeks namin yan because he's been with us for 2 weeks. Na-stop yung kanyang paglilimos. So, that's it for 2 weeks. Now, nabalitaan din kasi namin, sir, kaya hindi na ako magbibigay. Nagsinungaling to, sabi niya, yung nanay niya ay may cancer. Kaya nga po willing ako magbigay ng 50,000. Pinatayo namin siya ng struktura kung saan ilalagay yung paninda. Wala raw sakit yung kanyang nanay at yung nanay, pinagalitan pa yung reporter namin, pinalayas pa kasi wala naman daw siyang cancer. So, yes, Idol. Kaya sir, hindi kami tutulong. Bahala na lang po kayo, sir. Tingnan mo na lang, sir, kung ano po pwede niyo maitulong. Ano po, sir? Sige, Idol. Salamat sa tulong niyo, Idol. Gagawin namin yung kaya namin maitulong po. Siyempre, ang city government po ang nakatutok po sa sector na ito, sir. Apo. Sir Jonathan, thank you very much. Apo. Thank you very much din, Idol. Thank Apo, you po. Thank you po. Jam. Yes po, sir. Oh, ito binigay sa akin ng research. Nakakatanggap pala ito ng 1,000 kada linggo, kada buwan sa gobyerno? Yes po, sir. Opo. Dahil po sa ITWD, meron daw po siyang benepisyong natatanggap, sabi po ng Barangay District 3. 1,000 kada buwan. Okay. Yes po. Ganito na lang, Jam, gagawin mo. Yung tricycle driver na si Sir Julius, ang tutulungan mo, huwag mong babang telepon, mag-usap kayo ni Shane, bigyan mo ng groceries si Sir Julius at yung kanyang mga anak, okay? Kasi I understand, base dun sa mga messages,
after the incident, ilang araw ata na antala sa biyahe itong si Sir Julius at natakot na magsakay yung mga pasahero dahil nga nangaras ka ng PWD, hindi ka namin tatanggilikin. Okay, diyan pakitanong si Sir Julius, punta mo yung family niya and then bigyan natin compensation at groceries, okay? Okay po. Sir Julius. Yes po, Idol. May pamilya ka ba? Meron po, Idol. Ilan ang anak mo? Isa po. Okay. May nagsabi sa akin, nabasa ko dun sa mga comment nung after that incident, medyo naantala ro yung pamamasada mo? Opo, Idol. Siyempre, nangangabarit mo sa nangyari talaga, Idol. Ganito ang gagawin ko, Sir Julius. Magbibigay ako sa iyo ng mga groceries para sa anak mo. Okay. At pag-ayusin ko kayo, Sir, doon kay Chairman Victor. Pag-ayusin kayong dalawa. At kung sakali man, Sir, magkakadimandahan, tatayuan kita. Ako po ang magbibigay sa iyo ng abogado. Ako po magpa-finance. Maraming salamat po, Idol. Maraming salamat po. Sige po. Thank you po, Sir Julius. Ingat po kayo. Kayo din po, Idol. God bless po. Idol kita. Subscriber niyo po, Idol. Ah, Idol sige. Po salamat po, Sir. Mabuhay kayong mga tricycle driver dyan sa Kawayan City, Isabela. Thank you po. Okay, Sir, ipa-explain na lang sa iyo ni Jam yung napag-usapan para malaman mo. Ayoko na ulitin, maubos na oras, mag-news break na kami. Salamat po, Sir Sami. Ha? Ingat po kayo at magpakabaita po kayo, Sir. Okay. Mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ni Idol Rafi. Meron na po itong 14.3 million subscribers. And syempre, para lagi po kayong updated sa mga videos ni Idol Rafi, wag na wag niyo pong kakalimutan yung bell button po sa gilid. Pindutin niyo po dyan yung options and i-click niyo po yung all para po updated kayo sa mga videos namin araw-araw. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Ano mang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapatid.